di sa ating mga taga-subaybay, meron tayong subscriber na naghihingi ng diagram ng amperes kung paano daw pagkabit sa alternator. Ayan, meron tayong ginawang schematic diagram, pictorial. Ito yung magiging battery natin, 12 volts muna ito. Ito yung gagawin nating negative body ground. Ito guys yung volt, ampere gauge. Ayan, kung paano daw magkabit dito. Yan guys, mayroong tinatawag na positive at negative. Ayan, ito yung magiging supply galing sa battery. Yan, pwede natin yan guys lagyan ng malaking fuse. Pero dapat yan mga 60 hanggang 40, pataas hanggang 80. Lagyan natin 60 amperes. Yan. Ngayon, ito negative, may ipapunta ito sa alternator. Ayan, ito yung supply ng alternator. Ganyan lang kasimple guys. Kasi ito, ito naman body ground na ito. Ngayon, kung may dati na siyang wala siyang, halimbawa, for example, yung sasakyan natin ay walang amperes, lalagyan natin. May connection yan originally dito. For example, ito yung flexible. Flexible yan. Tapos, ito naman yung sa IC. Connection ng IC. Ano po? IC regulator. May line 1, line 2 yan. Ano po? Line 1, line 2. Dalawa linya yan. Ngayon, kung paano natin ito ikakabit dito, ang gawin natin, ito na yung, ito yung positive papuntang fuse box. Ano po? Putulin natin yan dyan. Ito, itong linyang ito, dito natin ikakabit. Dito. Ito na yung naputol eh. Ito, positive na ito, dito natin ikakabit. Ito yung magiging positive. Ito yung magiging negative ng alternator. Dito natin ilalagay yung voltmeter. Ayan na, series natin yan dyan. Connect natin yan dyan. Ito naman, connect na natin ito dito. Magkakaroon na tayo ng voltmeter, ampere gauge. Ayan, ampere gauge. Ngayon, kung baliktad yung palo, dito pumapalo sa kabila, pwede natin itong baliktarin dalawang ito. Walang problema yan. Para tumamala yung palo. Ano ko, mga kaibigan? Yan yung iniingi sa ating diagram ng ating subscriber. Ngayon, meron naman akong ipapakita sa inyo na video na yung sa palo ng alternator, mga kaibigan. Tapos may nagtatanong guys kung bakit, paano magkabit naman ang indicator dito sa IC. For example, ito yung IC natin. Yung parehas po anya na ilaw. Ngayon, yung mahinang ilaw dyan guys ay yung indicator. Pag mali mga kaibigan. Yung malakas na ilaw pag body ground natin yung tester. Yung malakas na ilaw dyan, yan yung kakabit natin sa indicator. Yung mahinang ilaw, kasi mayroong mahinang ilaw din yan, yun yung gagamitin natin na positive ignition. Yan. Hanapin natin din yung pinakamahinang ilaw, yan yung ignition. Pero yung pinakamalakas na ilaw, yan yung magiging nating indicator. Kasi pag kumarga yan guys, may lalabas yan dyan na positive, mamamatay yung indicator light. Alright, okay. Yan, panoorin nyo yung aking video na yung sa karga ng alternator, mga kaibigan. Subaybayan ninyo. A few moments later. Hey, binakal. Are po. Ining voltage. Punta ko yan kay ano? Sida! Pinakal niya? Oo! Ay, yan, nakarga? Ano? Imo. O yan, day!
palitan eh. Ay, nagkarga na. Karga na. Nag-step sub Uber charge sa isubago. Papalitan po yan. Dahil na. Dahil na. Ayos na. Ay, ito mga automatic. Dapat magbutas yan ay. Yun, ayun na. Grabe mo ng rapado. Okay. Ilaw ta. Ayos na. Ayaw. Mission accomplished na naman.